Kristo ng mga apostoles ang may angkon ng Iglesia Katolika, tinong ni Kristo. Kanang may angkon. Salamat, Pastor. Salamat. So, ang iyang ilinong libro na dito dito at pinagawa kay Kristo na. Sa 1 Corinto 3:6, Diyos at Pablo, ang litra makapatay. Bantay mo, litra po litra, asa mabasa, na kuwan, bantay lang kayo niya. Kung mabasa po na yung United Pentecost. Bantay ha, litra po litra ha. Kaya ako rin ikong po kanyang litra po litra. Kaya ang litra makapatay. Una kong musulod mo ni Pastor Rolly, kandidato tas pakaili. Ngayon ang monitor, no side comments. Okay, no side comments, Sir Darwin. So, sa akong muna na to, Father Darwin, eh, kontra mo nila mo ng litra, hindi na lang ko mangutana o mabasa. Kontra mo nila ng litra, hindi na lang ko mangutana o mabasa, nanti masumala, mas mabasa. Basa na yung kanina, huwag na dyan yung maminaw. Sa Samuel, ngayon, and beside the Jews, John chapter 10, verse 16, paraphrase, version sa mga Protestante. And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Bibiyan niya, then I must call and gather to me and Jews and Gentiles shall be one Catholic Church. Under me, their only universal head and shepherd. Isa nagsuot ani sa San Juan. O Protestante ba niya version? Paraphrase of the New Testament, Richard Baxter. So nabasa na. Iuyo-uyo na nandiyo ka na ko. Kailangan niyo nabasa. Sunod po ko na. Ah, sige, sunod po ko na. Naabang kay referensya niya ha? Nakinay yung manaari niya yung mga gipirmahan. Iglesia Katolika Apostolika Romana, tinukon ni Kristo. Ano yung mga referensya? Naama ko noon sa referensya ng Iglesia Katolika, tinoko ni Cristo, ano yung mamina o kagalan niya? Ayaw lang yung chat comments kung siya mo nito. Okay, no, comments. Sir Darwin, asa perawal mo sa pili. Muna na, ipasa na lang ako, pwede na gana referensya ang mga bilaga. Pero nang magkata siya, malikom na ko tanong may Gloria Universal Encyclopedia Volume 5. Sir Moderator, objection. Okay, what is your objection? Ah, objection, i-direct ang answer. Nangyari ko o referensya na kanang mga words niya, ipirmahan niya nga mabasa, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Muna kung ipangayok nga referensya. Okay, okay. Room number 3, Sir Darwin. Tumaga ang Kristo para ng ipangayon. Premesa sa Ronaldo. Asa ko no sa referensya mabasa na ang Catholic Church ni Noto ni Kristo. So, 1 minute answer. Pastor Laogan, paminaw sa kanilang 1 minute. Okay. Pusin. Hindi na kahuman na ngayon. Okay, ibasa na din ako tayo. Kaya ng Catholic Church, ang official name ni One Holy Catholic Apostolic Church. When a Catholic Church, Greek Catholicos, universal, general, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Magpaabang tuloy ha, na nakay sa Grotilia, na Catholic Church, not founded by Jesus Christ. Ano, sa Iglesia ini, mapamatud-an ni mo babungka ang pagkamaturan niya kung dala. Pero kana lang ni mo pamunta na, bilin na... Objection, Mr. Moderator, ang ipangayo, bawang ihatag. Thank you, Mr. Objection. Okay, so for the first time, so ang kanyang may Pastor Laogan, Father, nabasahon nito sa inyong referensya na ang Iglesia Katolika, Tinoto ni Kristo. So tagai siya o ebidensya niya kay maninaw siya sa inyong sabi. Okay. Ano nito yung nakakayo? Counter objection, Mr. Moderator. Maringan ko si basa-basa. No? Kanina ako si basa-basa niya. Ang iyong katundan, ito lang plus negative comment niya naman sa time. So, pwede ko sa pagtubag. May gamit naman itong oras. Mr. Moderator,
Ano ba yung pangayo? Time's up. Time's up, sir. Time out na? Oh, spare our time here. Sa 15 minutos. Okay. So, palakpakan na ito. Nahuman na ako na cross-examination sa 15 minutes. Isang time's up dun. Sa-sar lang. Nahuman na ito. Okay. So, humanang mag-tubak, mag-darwin, mag-posit si Pastor Laugan sa iyang next question. So, next question. Paminaw. Pastor. Paminaw sa kautangan ni Pastor Laugan. Okay, so. Ang atuwag ni pangayo, ihatag kitaw. Okay. Kaya kanang mabasa sa referensya ang Biblia sa Iglesia Katolik na Pasunod ng Limana. Basahan yun ba? Ayaw na. Okay, so Pastor Laugan, bersama rin ng Iglesia Katolik Apostolik Romana, okay. So, ito pang katanaw. So, kung hindi kakadawa si Tupag, ano na si mong negative sign? Pagpamatid ko yun na lang, nangyayon ka. Mayroon pa kong lakaw. Wala niya Roman Catholic Church, Catholic Church, matupani sa mga, sa pasukot mo kasi, the Church of Christ is synonymous to the Catholic Church. So, Catholic Church of Christ, Catholic Church, Roman Catholic Church, founded by Jesus Christ, why not? One Holy Catholic Apostolic Church. Ganun bang ito? Okay, sige na lang, ato lang Panginoon. Wait. Pastor, Father Manuel, gamit po siya kag-English. In-English mo ginayin mo, ha? Sige. Kanang pagsugod ni Kristo pagtukod sa siluganan. Naminaw. Okay. Pagsugod ni Kristo pagtukod sa siluganan. Kato ng mga tawhana, si Tumbainte, 12 apostolis, si Tumbainte. Kato sila, mga Hudiyo, kung gamitan na to, mga Hudiyo to, kung gamitan ang magaling na to, tugutan na to, bisag dili ko yun, tugutan na to ng Catholic Church to siya. Tugutan lang sa, ang premise na, ang premise. Pero kay mga Hudiyo man to, okay na po ka, nga tawag na to sila o Jewish Catholic Church. Mabawta na, okay na ba siya, na huwag nyo niyong mag-prove, kaya di ko tinugod na ito si Mahano. Okay na sa kapoy, huwag nyo siya mag-disprove, kaya mga so, pagkatanan nyo, okay na ba matawag sila Jewish Catholic Church? At ang mga panahuna. At yung panahuna, ang Catholic, third Catholic, nagsugod lang sa 110 ni San Ignacio. Itawag sila Cristo Hanenberg sa buhat ng si 20 signs. Ang unang sumusunod ni Cristo, itawag o Cristo Hanenberg. Umatok pa sa Young Student Learning Library, ang tanang Cristo Hanenberg o salam. Sila ang tanan membro sa Catholic Church. Mayroon na gitawag sila o Catholic Church. O dito sa Antioch mismo gitawag sila Catholic Church. Pagpinaagi ni St. Ignatius of Antioch. Mr. Moderator, okay. Akong pangutana na kaya wapa may Roman, Romano ito na convert, wapa pumabot si Pablo sa Roma. So, oyon ka ba? Hello! Oyon ka ba? Nag-object ka? Nag-object ka sa akong first statement? Ako, ang akong first statement, ako hindi balik kayo. Ang katubag na... Yes. So, question... Ako sa hindi mahibalo nung awan sa nag-object ka, dili ka mabitso pang abana. Kaya nag-object ka ka, napagi ang time o time ang moderator na ipastaran yung objeksyon. So sa ako na doon lang nag-object ka, sumunod na mo, lakit ko sa pagkakanan. Ako sa tanaw na yung objeksyon. Karong last, sir, wala akong mag-object. Nagsumpay ko itong pagkakanan ganina. Follow-up question, sir. Okay, so proceed. Okay. Hindi ako yung lingkod lagi. Oh. Kaya pa ba lagi yung Roman sa itong nag-convert? Kapag si Pablo, apa, mga Jewish pa lang to siya, o Catholic magaling na siya, o pero po ka nga, Jewish Catholic na sila. At ang pagsubot. Ang kubat ang pangunguyunan, itawag sila Cristo Hanon. O lately, itawag sila Catholic Church. Pinahangin ni San Ignacio. O ba ang joke?
tinunaan ni San Juan ni Pangilista na subod sa Tugahan sa Bilog. Unay ko po yun. Okay na. Salamat kayo sa tubag. Ang karawang pakatana, kaya ang lingo-lingo, ay, taga-tagahan ang butan natin. Ang lingo-lingo, litli Katolik, pero sa sinuganan, Kristohanon, mawag din ang dinon. Ang ngalan nila, ang tawag nila, Kristohanon yun sila sa sinuganan. Christian, na litli ka lang, matapag, itawag ko, Katolik. Objection, isa na dito, pagkana? Mawag ba na yung inubot mo sa bot? Muli pangutanan ako. Mawag ba na yung inubot mo sa bot? Yan din dito, young student, dito yung opinion ako ha. Young student learning encyclopedia page 2684. Roman Catholic Church for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. And for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Okay. Last question. So sa ato pa, kato sila Jewish Christian. Tawag ko sila ng Jewish Christian, you know? Okay. Wala na, hangtod, na-finalize, magbili ko natin sa Roma, member sa Catholic Church, dili sa Pintitustan. Okay. Okay na po. Tawag na. Salamat na naman ko. Jewish Christian mo dahil sila, dili, hindi ay Iglesia Katolika, Masalika Romana. Baba, ayan, isumpi, iyan ang opinion. Wala rin ibigin siya ng ikita. Okay, so time. Yun ang po iwan ninyo sa pagtubag. Rules of Dialogue number 6, no interruption. So during sa pagtubag, dili mo interrupt ang namutana, maminaw sa tubag. So ako, so, dali mo proceed sa imong last answer. Ang akong presentation ng eksyonan, ibase sa referensya. Ang iya may referensya, hindi matawag ng diferensya. The Roman Catholic Church, for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. All Christians were members for the first 1,000 years of the Catholic Church. So, muna tayo yung Indonesia. Okay. So palapagan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. So natapos na po ang constructive speech for affirmative stand. Pupunta na po tayo ngayon sa 15 minutes destructive speech for negative stand. So ang United Pentecostal Church, si Pastor Rolly po ay magsasalita po ng 15 minutes at tayo po lahat ay makikinig. Amen. Palapagan po natin ng Panginoon. Praise the Lord. Daghang salamat sa Ginoo. At ang palakpakan pa ang Diyos. Ayon. Palakpak sa tagay sa Ginoo. At salamat. Pasagila lang ubang, ako niya rin malakpak kung makadungog ang diferensya. Okay. 15 minutes, destructive speech. Dili Iglesia Katolika Apostolika Romana tinukod ni Kristo.
Sa Mateo 16:18, atong mabasa rin na nga pagatukuron pa, o wa pa niya magtugan, nga ang Iglesia Katolika, nakingon ang Ginoo nga tukuron, natukod na. Wa natukod, diyan napita. Bili ni proiba, nga besikulo, nga ang Iglesia Katolika natukod ni Kristo. Mao na nga kung magsigil at pangangkon, nga tinukod ta, nga watay nagitan, watay ebidensya, watay nabasa, way nangangkon nga Kristo o apostoles, way nangangkon, mao na nga mahimo ratang nangilan sa tao. Pagtukod sa Iglesia, nagsugod kini o ako ng ilisan, taas kayo. Okay, thanks. Oh, ilisan na ang pulpit. Alam ko ba? Sa ako na nga, mo raman ko. Ano yun, ha, maling star. Kinigay mo rin karang-arang eh. Oo, oh, bagay sa ako. Isa na tayo mga ganito, ha? Okay. Katungkuan. Lindon po din kayo mamalakpak, okay? And that's all, please. Pagtukod, pagsugod sa Iglesia, ato makita sa buhat. Akong gamiton din ang Biblia, nga naing imprimator ni Cardinal Vidal. Oh, kanil yun, kero no eh, lipog-lipog. Sa buhat, 1:14. At rin pakita, Mayong Balita, Biblia, na editor kanon. Buha, 1:14. Alam mong basa ba o tabayin mo ka? Buha, 1:14. Ang iyong diresinto ba iti ng mga tao ang nagsugod pagtigom sa Aperong. O niya, pag-abot sa buhat dos city, gitawag sila og mga Galilean, sa taga-Galileanhon. Og anang adlawa, nagdugangan sila og 3,000 kapo. 3,000 plus 120. 3,000, 120. Oh, mauna yung mathematics. Daghan na kayo ng tawana. Usa na gina kapundok. Oh, relihiyo na dyan na. Pundok na na. Mga Galileanhon. O niya, daghan na kayong tao. Buhat 5:12 og 14. Sisundin ninyo. Oh. Aron nga rin mo maglipat kay Basin o wapaninin niyo mabasa. Huwag nabasa mong gani, nabutaan. Huwag nakahibaw mong gani ini. Gituyo lang yun, aron nga mahibaw ang mga tao. Buhat 5:12 o 14, matod pa ninhi kay Magalilianhon sila. Mga Hudiyo sila. Okay, this is it eh. Ha? 5:14, this is it eh. Apan isamot kadaghan ang mga tao nga nanoo sa Ginoo o gidugang silang pundok. Mga babae, mga lalaki, nindaghan silang samot. Oh. Eh, wag, maabot na siguro ni bilang nakalibo. O niya, buhat size 1. Wa madugay samtang nag-alam o kadaghan ang mga tinunan, nagpingkil ang mga lumad, yung mga Hudiyo, o mga Hudiyo ng Grego, pinulungan, o mga Hudiyo ng lumad. Dili mga Romano! Dili! Katoliko Romano ang gitukod, ang naasasinugdanan. Walay Katoliko mabasa, mga Hudiyo, Kristiyanhon o mga lumad na Hudiyo, maoy atong mabasa diha sa buhat 6:1. Pag-abot sa buhat 11:26, dito sila gitawag o mga Kristohanon. Ang pangutana, mga Hudiyo ba ng mga Kristohanon na o mga Romano? Sa versikulo 19, ato nga basahon. Wait.
Kalimut ba? Nakit ko. Pero siguro, 19. O ang magtotoo, nagkatimula, gikan sa paglutos, o nagabot sa Pinsia, Siprit, Antukya, apan ang mga Hudyo lamang ang ilang gisang yawan. Mga Hudyo lamang ilang gisang yawan. Wapa mapil ang mga Romano na sang yawin. Niabot ang pinakalimo na ang mga magtotoo. Wapa may mawalik. Mga ikon mo, dito si Rosalem ang Romano na nagsugod. Itong kanin ang tinood ba? Itong kanin ang tinood. Naay nakabig nga dili gihapon Hudyo na. Kay ni kaylap naman. Naay mga Hudyo. Kinis Cornelio, gitawag og Italianhon. Oh. Italianhon pero wa ta makasiguro nga nagpuyo sa Roma. Basing taga Milan, taga Venice. Ang Roma lugar na sa Italia. Mao nang dili na to isipon nga Romano si Tal si Cornelio. Mga nining panahon na tanghan na kayo ang mga Kristohanon, mga magtotoo, nagsulat si Pablo ngadto sa Roma. Ah. 258 AD. Og panahon ni siya ikatulong ministeryo journey sa missionary. Oh God. Samtang dito siya, iyang isulatan ang mga taga Roma. Ang pangutana, mga Romano ba ang iyang isulatan? At ang basahon, basahon na to ang Roma 1, versikulo 6. Objection, Mr. Director. Ewan is your objection. Huwag ko mong pangatubod nga Hudyo ba o Romano. Ako yung mabatuod na iglesia na itubod ni Kristo, morning Roman Catholic Church. Ang iya karon, kaya ang itubod, hindi yung mag-Romano. Di man ang may tiba. So, kung matutiin din ha, kung hindi ka ng objection, focus, nga dili tinukod sa ang iglesia katolika ni Kristo. Okay, kusunod dito, after objection. Hulata lang, kayo, mabasa lang yun na ron. Hulata lang. Ipuntarya ron, katong ngayon ni mong sa Jerusalem at sugod ang Iglesia Katolika Romana! Ngayon tiyan mo! Magkakaroon ko ngayon, moderator's time. So, ang objection ni Father Darwin gibase sa Rules of the Big Number 4. Focus only to the main topic. Debaters must not go outside the agreed topic in the whole proceedings. So moderators, debaters, let us bear in mind na mafollow ta sa atong rules of dialogue. Focus only to the main subject. And okay. Our subject today is about the true church kon ang katoliko tinukod ba ni Kristo o dili. Kay sayang kayo ang imong 15 minutos sa gihatag na allotment na di ni Mwahungka ang i-present ni Father Darwin. Hungka ka! It's fine! Objection, Mr. Moderator! Counter objection! Huwag po tayong makikipagsali sa debate, okay? Mag-moderate lang po tayo, okay? Huwag niyo pong nakakaroon, okay? Moderator nag-side of rules of debate. So ayaw ko yung mga bias ko. According to a rules of debate, nag-ipirmahan ninyong duha, kamunan nag-pirma ini. Ngamakot sa inyong rules, debaters must not go outside the agreed topic in your proceedings. Okay. So, akong advice as moderator, mo-align kita sa rules of dialogue. Dili ko katawag nga out of topic ang akong gihimong kong distracted. Mabitaw na ako siya kina-distract siya.
At akong ipamatod ganire nga G-Ways to mga Hobiyo to karon maguba ang iyang pamatuon nga Romano to mauna naa sa topic. Okay, naa sa topic. Wa mawala na sa topic. Let's give Pastor Ronnie to continue his destructive speech as a moderator. Okay? Okay. Okay. Patuloy po, Pastor Ronnie. Salamat. Epektibo ang akong destructive speech basta mga distract mo. Nagsuwak si Pablo sa Roma. Ono, size. Ang pangutana, mga Romano ba yung isuwatan? Eh, matod pa rin sa Roma, ono. Size 7. Okay. Okay, isulat mo sa isulatan ng kamong tanan ng taga Roma, ng Roma. Sa Roma. O niya, taon-taon. O na, sa tanang. Nagpasalamat ako sa Diyos, pinagikan Kristo, Isong Kristo, alang kaninyong tanan, kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Pagsalang ti Pablo, 58 sa tibuok kalibutan, nasangyaw na iyong pagtuo. Dili si Magilan ang nagsangyaw! Huwag pa mataw si Magilan! Huwag pa matuli si Magilan! Tibuok kalibutan! Nasangyaw na ang pagtuo sa Roma! Dili katoliko ang atong, atong pasanginlan! Na si Magilan mo nagdala din sa kang Kristo! Dili si Magilan! Kay pagsuwag ni Pablo, nasangyaw na tibuok kalibutan! Pagkabot ni Pablo sa Roma. Insight din kayo sila. Buhat by the size. This is size. Sa nila natin yung tamang eh. Manta din na kayo kung ano. Buhat is the size. By the size. This is size. Okay? Apal. Buhat by the size. This is the size. Gitugutan sa pagpuyo nga magkinaugalingon ubas sa sundalo nga nagbantay kaniya og tapos sa tulo ka adlaw iyang gipatigom ang mga kadagkuan sa mga Hodiyo dito og natigom na nila sila siya ngayon kanila mga igsoon ang mga igsoon ni Pablo iyang isulatan mga Hodiyo kung kamuto mga Hodiyo Bawa na. Sige, panangkot pa. Mga Hodiyo Kristiyano, dili mga
Romano Katoliko. Dili Apostoliko. Romano. Mau na, kailan na lang? 3 minutes. So, mau na, ang ako pamatuon nga sa sinugdanan ang iglesia ito kung ni Kristo dili iglesia Katolika Apostolika Romana bisan niabot si Pablo sa Roma ang iyahang ikahibala kung ngayon gisulatan dito mga Kristohanan ng mga Hudyo. Buntag na! Gitawag man ni sa Biblia o iglesia sa Diyos ang iglesia, gitawag ang iglesia sa mga Nazareno, gitawag ang iglesia ni Kristo, gitawag ang iglesia sa mga lugar na sa nasa, pero huwag yung tao ka sa Biblia na iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Kaya ang mga klaseng pagtoo, ikan sa paganong Romanhon. Maone, huwag ang naglumala kaniadto sa iglesia, gipili nila Maikson sa mga apostoles, buhat 14:23, gibutangan og mga ansyano, mga elder, o dili o nga pare ang gibutang mabasa sa buhat 14:23. Mao nga ang kabatuoran. Wala ta oha oas na matuoran, wala ta ni ani kag ioha oas na matuoran. Inom sa kamatoran. Kanan di pang ohaw, may inom-inom. Wapo ko nagpahayag direkin. Wapo ko skit-ngit. Kanang mahilig magpahayag. Kanang naas ka ngit-ngit. Mauna ang tema. Nga Iglesia Katolika, Apostolika Romana, tinaw ko ni Kristo. 1 minute. Mga Ekson, di mabasa sa Biblia, huwag mabasa, kaya huwag patungkura. Atong panahon na huwag matungkod sa panahon sa pagsugod. So na ako'y mga ebidensya nire, mga libro ko, yan kong pangtanon. Oh, na ay libro nire ni Imam Najib Rasul. Dili, kini bayas, kini among libro, Muslim eh. Ang ilon dire, nga, ang mao nga credo nga nining panahon na nakatunan sa mga Kristiyano, hinimuhimo lamang sa mga punuan sa kanhi ng mga pagano ng mga Romanhon, nga mao karon ang Iglesia Romano Katolika. Daghan ta rin libro po sa mga ganyan ng pamatuon. Time's up. Okay. Punta na po tayo mga kapatid sa 15 minutes cross-examination by affirmative. Stand, magtatanong po ang side ni Sir Darwin kay Pastor Rolly. At sasagutin po ng 1 minute. 1 minute question and 1 minute answer. Okay. Pastor, unang pamunanan. Sa Glorious Universal Encyclopedia Volume 5, page 106, Catholic Church term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Pamunanan, nalubog din mo wala? Categorical question should be answered categorically. So, during sa cross-examination, dili pwede mangutana ang cross. Kahit na may Father Darwin mangutana, so dili pwede mangutana ka Pastor Laudan. So, categorical question should be answered first by either yes or no. So, proceed, Father, Marino sa ulit na. Excuse me, Mr. Rodrito. Excuse me, sir. Okay, great. That is how it is, sir. Okay, sabi po dito sa rules of debate number 3, direct question, then premises are allowed. Okay. Okay, then, So, ang narita po, ayaw siya pagkutan na. Ikaw na ikaw pagkutan, ang direct question lang. So, ang rights
Nama ko na nasa pa dyan, Darwin. Tuba na lang ang tumaba na kategoryo galing. Okay, so. Represent, sir. Balituan ang pamutana. Gloria Universal is at the media, volume 5, page 106. Catholic Church, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Pamutana, nadungog din mo wala? Ako nang nadungog. Pero wag na ko nang tunguhe. Kay, imo man lang, referensya, wag mamukang kita, ana. Ya? Kita ngayo ko, ipapaw mo man, nangayo ko o referensya lagi nga mabasa ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. O niya, ikaw nautana ko ang referensya, ha? Ino na po ko o wa sa topic, ay ang topic, Iglesia Katolika. Mauna, kanang mga referensya, ha? Ako nang nadungog, pero anak ko na pumita kay out of topic. Sunod, pamatana. Sunod, pamatana. Imong itundo ang buhat mo sa Ono 14, ano na 120 persons by God. There is a new book of knowledge, the history of the Roman Catholic Church began in Upper Room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. Dili ba tukma ang history sa imong itudlo nga buhat Ono 14? Nandun ay 120 persons were gathered there? Yes or no? Ang tukma diha, yes or no ha? Yes ang zero sa name, pero no ang mga tao. Okay. At ikawin ka lang, no nga dili mga Romano, Katoliko, dili Katolik, mga Jewish, yes, tukma. Sunod pa mga sa Encyclopedia International, volume 58, page 120, Roman Catholic Church, there are two equally valid definitions of the Catholic Church. Comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder. Pangutana, nanimog din mo wala? Ako niya pabalik mo na kong tumag. Ang ating nadunggan ng mga referensya ka na, appeal na. Yes. O niya. Dili na ko dawaton nga kamatuoran tungod kay dili man haom sa tema kanang mga referensya. Murag ko madaw di ko mudawat anang mga referensya kay imo nang gipresent kay dili haom sa tema nga Iglesia Katolika. Katolik Church man ha, nga atong gipirmahan Iglesia Katolika Apostolika Romana man magpatima di ta utro og Roman Catholic Church sa pamatuoran aron nga diba di ko. Sunod, pamatana. Next question, please. Sunod, pamatana. Nasagot ba ka na ang official name sa Roman Catholic is One Holy Catholic Apostolic Church? Yes or no? Nasagot ka ba? Kailangan pagkasayog na ko. Objection, Mr. Moderator. Eh, what's your objection? Categorical question should be answered categorically. Of the yellow, number 5, categorical question must first be answered by neither yes or no. So, objection granted. Counter objection! Counter objection, please listen to the counter objection. Pag mangutana ta, iklaro ang premise kung asa dapat nagsukal. Okay, based on our rules, mulat sa yun yung presensya. Mulat mo lang ingon o nasayon ka. Nga, huwag gani ka mag-ingon nga. Usa na siya, o niya diin, nagsugod, kung kinsa'y nag-ingon. We will go to the rule number 3 of the debate. Direct questions, premises are allowed. So, you two have... Proceed. Pamutana, simpleng pamutana. Kaya hindi mo mang gi... Hindi mo mang gi... Ibuwag ang Roman Catholic Church, One Holy Catholic Apostolic Church. Ang pamutana, nasayon ba ka? Nga ang Roman Catholic Church, ang iyong official name is One Holy Catholic Apostolic Church. Nasayod ba ka? Yes or no? Oh, matapag ko rin mo, bulat pa na. Ang ako mong pagkasayod, yes, karon ra.
sugod sa pagtugod sa iglesia, kana nga official ni dili si Kristo ang nag-ingon. Mao na nga. Inyo nang ginamagama. Kasayot kung inyong mong sutihan ron. Pero, karoon na na. Wala magigan dito sa Apostoles o sa Ginoo. Inyo na na. Busa, hatagin ko o kanang makadawat ko kanagigan sa Apostoles na Ginoo mismo na Ginoo. Yung mga Apostoles mga saksi. Na mauna official name sa Iglesia. Kandito po ni Cristo. Sige, sipa ko tayo. Sunod pangunana. Oh, next question. Sunod pangunana, kahit mo man yung ibangugos na din si Cristo o nagtungkod sa Iglesia Katolika, ang pangunan na makaagad ka kung din si Cristo insang na din. Objection! Mr. Pagreta, objection! Presumption! Okay, presumption. Nag-presumption siya na Iglesia Katolika. Ang akong gisumpap kanang na ay Apostolika Romana. Iglesia Katolika na. Church. Catholic Church. Dili na mo atong punto. Ang atong pinipatong kumplito. Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mao na. Dili po yung dili. Kaya mag-lingon. Okay, ako ni Paulus. Gante, Father Darlene, Revive of Christ. Ako po ang tanda mo na eh. Kaya Iglesia Katolika Apostolika Romana, yan ang pinagkita i-distinguish na to. Muna na siya, sinulimos na na. Ako po tanda. Ang Roman Catholic Church, One Holy Catholic Apostolic Church, hindi mo ka pinugod ni Kristo. Ako po tanda. Kinsang tawhana nagtugod. Nagtugod ba yun? Kinsa? Ano tugod? Huwag nagtugod ng tao sa Iglesia. Objection! Objection! Objection nito. Ang iyong ipangita, Roman Catholic Church. First time round. Ayaw tayo mo pamakpak na din magkadungog. Di ala din ni nagminaw ka sa ilang duha ni Pastor Laugan o ni Reverend Manel. So, hangyo lang. Ayaw lang palagunin ang ilang emosyon. Ang atong unang pagkani na madugog na ko ang ilang binelo ay sa katarungan. Okay ba mo? Okay. So, ato nakagag masing pagpalakpak ang atong duha ng ilang. Eh, palakpak. Okay, what's your objection? Ang atong isumpat ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ng iya pangutana Roman Catholic Church. Hindi lagi na ko na uyunan ka ng English eh. Okay, ang atong ipirmahan, hindi mo ang kachila. Objection grande. Objection grande. Objection grande. Ito ba ang nasiya ko kanina ang gawain tao ng tungkol? Ang pagkutana, katong ibasa na ko dahil founded by Jesus Christ. Kung tinuon kong nalunog ni mo, katupag ni mo kagalina, asa may akong tubuhan? Ang imong unang nalunog o karamunan ikanawa ni mong tubag na dili tinungkod o tao? Kaya dili ba tinungkod o tao, dili ba imong di-affirm na tinungkod yun ni Kristo? Kaya dili mong tao si Kristo lang? Ayaw lang ipagkalitasyon. Kay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana di makitaan sa Biblia mao nang dili tinukod ni Kristo. Mao na ang hinungdan ng magamit ng English ng Roman Catholic Church samot na nga dili ko mudawat nga kada siya tinukod ni Kristo. Kung pakitaan ko ni mong nabay tao nagtukod ana ay ko rin pakita. Sunod pangatana. Next question. Sunod pangatana. May dili ibang tao katugaan sa founder sa Iglesia Katolika, buot pasagot ng sapag-sapag at dali nga wakay dala ang dokumento. Okay. May ay ebidensya sa libro sa usa ka katulong Jesuit. Usa ka pare. History of the Jesuits.
O sana yung itsong kapare, inagtungkan. Nga doon ay mga early fathers observe most of ancient Babylonian system paved the way for Roman Catholic machine that was to come into existence. Mauli ang mga early fathers. Ngayon mga tao, mga tao na, mga tao. Ang maoy nag-paved the way, naghatag-ong kagayanan nga masayon ang pagkamugna pagtungha sa Roman Catholic Church. May officer, sa pwede mo basa ko? What's your objection? Okay, please read the text, the reference. Very fathers observed most of the ancient Babylonian system, last Jewish theology and Greek philosophy. They are perverted most of the teachings of Christ and his apostles. They paved the way for the Roman Catholic machine that was to come into existence. Finally, the adults perverted added to and took away from the Bible the religious Antichrist spirit working through them, the sin against. When Ignatius de Loyola created ikat sa kantain kay sa pa nila okay. The universal church is fulfillment of the prophecies of Revelation. Jesus may mas rodo rito. Kini mag-check. Pila mo rin ka oras niyang ihatak? Ikat na kantain. Okay, according to our rules, there's no rules to check the references. So, address na to. Ako muna na. Basta ko rin. Muna na. Excuse me, excuse me. Okay. Objection, objection. Okay. Kasi ang akong libro, pamatukod na nagtubag sa iyan pangutana na ba yung mga tao. So, pangutana, napot, duglain, niya ka ng akong libro. Sino pa ka na? Masa ini yang dokumen. Nagtubag ra ko. Pangutana. What time mabasa na ang founder sa Iglesia Katolika? Specific ka tao. Ang akong pangutana, founder, will it pave the way? Sa founder. Diba? Salamat, Roman. Kana pave the way. Alam mo na ito, kasama mo. Ang mga, ito may mga religious organization na simbahan. Ang pinatibukan na simbahan. Ang mga pamatana. Ni anang inyong dokumento sa dantaga na aba kayo nabasa na founder of the Roman Catholic Church? O sa katao? Yes or no? Founder na, pero founder? Yes or no? What time mabasa? Sa Biblia, wa man na natukod. Wa mabasa sa Biblia, kaya wa man natukod sa Biblia. O dili po sa referensya, wa po na to makit e. At Iglesia Katolika, apos sa Karumana, kisa natukod. Ang imong gibasa, Catholic Church, Catholic Church, Catholic Church. Ang akong ipakita, ang tema, Iglesia Katolika, Apostolika Romana, pamatong ni kinsay nagtukod. Sunod, pamatana. The next question. Sa imong pagtukdo at tumbaong Jesuit, the secret of Jesuit, history of the Jesuits, galibro, imong ipatungo nga ang founder ang early fathers. O imong giangkon nga wa kay mabasa nga term founder. Objection mo sa pagkakarito. Objection. Ayaw pag-ingon nga imong gigiyan ko nga founder. Wamang ko na ganyan. Okay. Salamat. Okay. Assumption! Assumption! There's no assumption. Assumption. Sa moral arguments, dapat ko na assumption kay palasina na. Giangkon ka na kanina. Walang! Ano ba siya? Ako mo objection ko dito. Okay, what's your objection? Magtubag-tubag rin eh, o i-ruling ninyo.
Oh, let's rule it according to the our rules of debate. Number 11, no ad hominem, no personal attack, no attack only on Palacios' arguments. Ang pamudana, wala naman attack eh, personal. Ang pamudana, ganito yung document. Namudana ko, kinaunhan, insay nagtukod sa Iglesia Katolika. Ang iyang ikot, katong iyang document. Niya karon, ninyo na po ka, gawag ka mag-ingon, nga founder at early father. Ang pamudana, naman ni Punto mag-aato, nga po pamudana, insa may founder. Ito ba, teka, gawag ka masabot sa iyong pamudana. Ningamit ko ining fade away kay wala man din ni ang word nga founder. Ang ako rang gitubag nimo kinira ang gisulti sa mga paring Jesuita nga ang mga early fathers mao ni ang naghatag og sayon nga paagi aron nga matungha ang Roman Catholic Machine. O mga Katolik. Oh, nintungha ka man. Damang ko eh, nintungha nga why founder. Pareha ng uhong mo kay founder na. Nintungha. So, naman, pamatana. Roman Catholic Church, the Regents Book, page 334. Roman Catholic Church is the original and still the largest Christian church. Pamunta na, sakto ni sa'yo. Bawal. Ang imong dokumento, wakay labot sa katima. Imo ang dokumento, ako imo pamunta kong. Wakay ba ang magsakto na din? Sunod. Pamutana, I know baka na nung ibasa standard reference din yung magasin? Yes or no? Mr. Moderator, objection. Okay, what's your objection? Ibasa sa rules niya nga standard reference nga ganito. Approving sa itong proposition number one, pamatud-an ng Iglesia Katolika Apostolika Romana tinuko ni Kristo sa bala sa pabasa sa Biblia o referensya. So kini nga debate, ibutang nato sa tumuna-muna nga Bible and reference ang ebidensya. So, mo nang ginalaw nato nga magamit ka mo mga referensya. So inyo nang ipirmahan. So as moderator, ako ng Grispito, inyong ipirmahan na Bible and reference. So, proceed sa inyong pagkakataon na pala namin. Objection, salamat sa tumag. Ang point na ko, na kineng referensya, wala ta nagbutang og rules nga kanakrang referensya ganiton. Wala ta nagbutang rules. Ang ako ang point din he, na kung doon naman kay ipangutana, ayos ako pangutana. Ganun, pangutana ko naman ang imo. Diyan pa'y daghan ni Reo. Mga libro. Masulti ako na rito. Hinumduman nato na sa rule number one, gihataga nato ang affirmative o constructive speech. Nga ipabarog niya ang proposisyon. Si Pastor Laogan gihatagan sa nato 15 minutes nga destructive speech. So ang role sa affirmative, motokod. Ang role sa negative, mukagod ng itokod. So mo na nga si Father Darwin gipresent niya ngayon itokod. So kamo na diha ang maglantogin sumala sa proposisyon na inyong ipirmahan as long na wala mo magawas sa Bible and references. Wala mo maghatag ng opinion. Wala mo ligtong kasihanan. So, mo na ang masulti sa moderator. So, mas... Bible and references. Mula kayo, Mr. Moderator. Ano siya, bro? Brad, sasarapin. Ben, okay. Ano ko naman ba? Kaya si Kung Jackie, go kayo kita mahuman. Anong kuwan lang ba? Kung baga na lang kung pumunta na yes or no.
Counted objections, Mr. Moderator. Okay, what's your objection? Ang imo nagpabarong magugo, distract, nag-speech ko distracted. Kung unsa may naas akong gamit, trabaho ni mo pa ko tanon. Mauna nga, diri sa ako ang mga gipangbasa ng versikulo sa Biblia o napay mga referensya nagsunod, mauna rin mo ang atakihon. Okay, so under rules number 4 questions, basahin natin itong rule number 4, questions are based only to the subject matter, focus only to the main topic. Okay, so focus lang ka sa aming topic. Kung nasabutin ang problema sa atong nahitabo. Balikon ko, ang rule sa affirmative, mag-construct siya ang ebidensya. As negative, ang iyang ebidensya, buko niya. So, di ba, si Father Darwin, affirmative, not negative. So, ikaw man ang negative, kung kaga ang ipamatuo ni Father Darwin. Okay, wait lang. As guidelines, na doon na nahitabo na problema rin sa atong diskusyon. Okay, Sir Moderator. As kung nanilita magkasabot sa atong role, ang role niya, to construct, ang role niya to construct. Okay. So, affirmative to negative. So, muna, I hope na kini na explanation makahatag sa maalyo na dagaw ng atong debate. Okay, Sir Moderator, so si pas nahuman na karina si Sir Darwin, di ba? So tapos na nag-cross-section si Pastor Rolly. Karon nagpabarot na si Pastor Rolly. Yeah. So trabaho na lang ni Pastor Darwin, mag-question siya. Mag-question siya dito sa... Proposition number 1, wala pa ka sa proposition number 2. Dito niya sa proposition number 2, siya ang affirmative. Katundangan ni Father Darwin, kukuon niya o niya kay Pauna affirmative. Karon ni apata sa proposition number 1, which is si Father Darwin ang affirmative sa ang itong role as negative. Look, ang iyan ebidensya. O na dito sa proposition number 2, kay ikaw ang affirmative. Si Father Darwin, dito ang meron na mag-ubang sa imo. Sir Moderator, excuse me. Point of order, Mr. Moderator, point of order lang ba? Okay. Okay, kaya na to. Ang point of order ka, nga kanang mga dokumento niya mahiling na nakunaan mahiling na nakunaan usa ko niya pangutanon na ang trabaho niya nga iyang questionon interpelate niya ang ako ang destructive speech kung ang gigamit na ko mauna mo rin ang time dapat kay interpolation mo rin ang trabaho ni mo ako may pangutanon so diri ka pangutana sa ako bahit sa ako gipang yaw-yaw. Ayaw mo pang tanaan na kay susihuro ang pamagulang imo. Okay. So, ato mo kinahanan ang counter-objection. Atong ikasabutan o imong ipirmahan, Biblia o referensya. Buwan na doon tanan ko, ano na balik ko pa yung sabot ang akong affirmative speech about any mga reference. Kasi sige, dagat sa Biblia, huwag ko referensya. So, ba nang ako pagkakala ko pagkakala kayo, huwag ko mong gawas, huwag lahi. Referensya, nagsabot mo ang Bible o reference. O kini ako rin di-discuss during affirmative speech na ko. O kini mo katundangan ang pagbigar ng ini. Mulay, kuhan. So magpadayon ka sa ako na question and answer. Kaya naman ako manimisuti ka kanina. Nag-verify lang ko kung ano sa kalipon ang mga referensya nga ako di pa utahan na dito. Okay. So, during this time, no? Nimo pastor na po ko si Father sa ipagutanan. Kay siya, affirmative man, nakabalog man siya. So ayaw siya pagod, kung sa iya ipagutanan. Ayaw ipagutanan ang inyo.
Affirmative ba siya? Sa debate, hindi pwede na affirmative mahimong negative din siya. Affirmative, tapos negative, iyang kumkagol, napabarok siya. So ang inyong role karon para masakta na tanan, affirmative, nagtukol o nagtustrak na binin siya, ang inyong role, book, ang iyan ni pabatuon. Kung ako nang follow, hindot ang daga sa alam. Okay, ganito. So tapos na yung listan niya kanina, nagsasalita na si Pastor Sir. Director. Hindi man lang na pagkos ka. Hindi man lang kapagkos. Kung sa iyan, narito mag-question, bisag iyahang dokumento na nagiging ipangutana. Hindi man lang kapagkos. Ako mo ito, bago was di ba ang ipang pangutana. Okay, sir, pangutana. Sir, pangutana. Tinangka, next soon. Pero ko ilang sa mga referensya na ito. Hindi ang idea. So, Miriam Webster in Elementary Dictionary, page 79. Roman Catholic Church, a member of a Christian church, tracing its history back to the apostles. Pagkutana, sakto ni sa'yo. Kapila man ang kabalik-balik ng tao, no? Mr. Director, kung hindi tama ka pugos, ang iyong ipangutana, kinindi ang iyong ipangutanon. Sakto ni sa'yo. Para din mo sa'yo. Para din mo sakto. Para sa ako sa'yo. So, nun ang pangunahan. Kaya, hindi ko na referensya na ako ginagamit standard reference money. Ay, sir. Daily ordinary. Napa ko 1 minute, di ba? Ay, ayos. Ayun lang ka. Kaya, napa 1 minute nga ito ba sa every 1 minute nga question? Di ko mapugos di isang pagkatulig kategorika. That's the reason. Time. Go out of topic. Di ko mapugos ka na. Ano ba? Di ko mutuban. Out of topic. Mr. Director of Action, ang declare ang out of topic hili siya, ang moderator. Okay, ganina na ang akong objection ng out of topic, Mr. Moderator. Okay. Ang rules sa mag-object, mosaic lang siya, asa sa rules of debate, kani kayo. I-presentar niya sa moderator. Huwag ang moderator na ang mahatap o ruling. So, para dilit na pagbukay na dapat ay ikawang posisyon, kanila ikaw mo, check. Sa akong rules, dilit po yung din na masolve ang researcher. Ang moderator, kung naay objection, di ka mismo sa debater. At least, dili sa moderator. Dilit po yung mo object ang naa sa researcher. So, sa akong mandingon, ang pwede lang masulti, ang duha ka debaters, ang duha ka moderators. O lang ni ang di-allow na masulti during the entire proceedings. Ang ato ang rules, gusto nung rito na violate ang huwag magpabili sa topic. Ano na yun na violate? Yes, so we must base on topic as per our rules of debate. Rules number four. So, as moderator sa akong pag-analyze, walang pag-reliability sa topic. Kaya huwag man pa mag-histo o imperno, huwag man pa mag-histo o purgatorio, ang cultures man ang napag-histo lang. Okay, uyo na po, official na si moderator, uyo na po siya na ang Roman Catholic Church, ang official name, One Holy Catholic Apostolic Church. Bora nga, usara na sila. Bora nga, dili gawa sa tima, di ba mga mag-iskot ang kaluwasan nila? Mga mag-iskot o piling purgatorio? Mr. Moderator, bisag pa o huna-huna ni Padre Darwin na usara, ang ato ko kung di pirmahan, o may akong di dibatihan, kanin mo mo? So, mauna nga, ma-English man ako siya, o ma-Latin, kining ginat sila, o akong di pirmahan na akong suklan. Dili ang in-English. Okay. So, isa lang yun ang mabingot sa bagwag habit ang si Pastor Laonan. So, kung na ay objection direct sa moderator, dili pwede ang wala natagi o katungod sa pagsulti. So, brother, dito lang sa diha. So, lingkod lang sa dalawang lingkod lang kung ayaw na isma. So, pwede makasulti during sa proceeding. Crowd, silence.
So para dili yung tani magugay, kay masamok ka din he, so ako na lang yung palikon, kinahanglan makasagot ka mo sa inyong role. Ang role ni Father as affirmative, na mag-construct, o ang role ni Pastor Laoga, na mag-distract siya sa ebidensya ang present. So, kung dili mo masunod na na, wala yung hindot na padulgan sa akong debate. Sa discipline ko, ang Ministro Presidente, ang doktor, unsa'y kasunod sa akong kaoban, inisipito ko na ko ang iyan. Okay, tinood ba na, sir? Okay, so, na-inhala magkasagot sila sa ilang role? Yes, kayo mawa ng pinirmahan na to. Okay. So, mawang topic na to. So, mawala nga nga itong question sa topic lang, outside, side comments, okay. Hindi pwede. So, mawala na, na come up sa inyong moderators. So, ato, ipadayon, malakpakan na ito okay. Sa ato. Okay, padayon na to. So, Mr. Moderator, sa lipang padayon. Your remaining time is 2 minutes. So, proceed. Okay. Okay. So, sige, sige. Sige, sige. Ako ang ano yung Mr. Moderator, ha? Meron ko ang Moderator, basta. Na, padayon na. Oo. Meron ko ang Moderator, dili kita ngayon, last day. Na Moderator should be the last day. Dili ako, dili ikaw. Sir, pamatahan na. Ang akong ito, akong ipangundo standard reference. Catholic Church, tracing, Roman Catholic Church, tracing, Jesus coming back to the Apostles. Pangatana, standard reference na ni. Arong magubak ni, yun na ba kay standard reference niya, niya sa'yo niya akong isulti? Ang pagtubag na yung 1 minute, ngayon mo magdalit. Ma-standard man siya, o dili, dili na mo yung akong ginawat yung mga pangutana. Dahil ang pangutana, gusto na kong imo yung pangutana, ang ako ang destructive speech. Yes, kanang naa mabasa ang Iglesia Katolika, kung mangutana ka, sakto ba na o dili, o ka na, ato na tumagol. Sa ato pa ni Tumot ka na huwag nalang standard reference, mabalik mo pa sa pag yes, ano sa to, sa to? Yeah, sa ato pa, yan ni kanini na nagsupak-supak na huwag kay standard reference na hindi mo lang ibibirmahan ang Biblia o referensya. Sa ako ng bali mo, yan ni kanini na huwag nalang referensya. Ang atang trabaho, pagsupak lagi. Niyantay mo sa pagsupak? Pag referensya siya, yung pangutan na way dala. Sa manene. Time's up. Okay, time's up. Okay. So, tapos na po ang pagsasalita nila sa cross-examination. Pagkakaroon sa cross-examination, pupunta na po tayo ngayon sa 2 rounds with 5-minute summary. Both side, negative will be the first speaker. Then affirmative will be the last speaker. 5 minutes. Rebuttal. Negative. Second round, pero kung yung i-withdraw, kaya ang panahon nalangan ka. So, mag-proceed si Father Darwin sa iyang second round sa iyong affirmative stand. Di nalang yung misunderstanding kasi mo ko na. Yeah. Ang kong na yung nag-rebattal. Sige mo rebattal. So, mga na yung 5 minutes sa marina. Okay. So, mga iksoon, ninigapo no, nangusap ang first round nga muag ikumbatihan nga pamatun-an ang Iglesia Katolika Apostolika Romana tinukod ni Kristo mabasa sa Biblia og referensya na hurot na lang ang mga Biblia og inukay wa gyoy mabasa wa nabasa ang referensya pun di pangukay human na lang ang debate wa gyoy mabasa nga Iglesia Katolika Apostolika Romana tinukod ni Jesu Kristo.
Mauna nga musaon lang yun eh. Nga pilde lang yun. Ilahan ang isulayan o pabaro. Kinatumba man eh. Wadjud ka baro. Butang-butang na. Ang pinaka number one na kasaligan nato sa nagsuntik tinuod ang Ginoo, ang mga apostolis na saksi o katong mga doon pa nila itong panahon na ng mga tao. Motoy atong ilhon nga tinuod nga rin rin siya o mga saksi. Sa huskado mag-present ka rin o witness sa mga panghitabo, dapat credible ang witness. Ang credibility silang witness. Huwag ko muangay silang mga referensya. Kaya naman, mga in-English, mga Amerikano, onya, huwag diha ang mga author. Pamatok eh, na ang author, diha ba tagpo ko ni Kristo? Wala, diha po na ang mga pamatok eh. Nauna nga, dili madawat nga reliable, di madawat nga credible. Ang credibility of the witness, dili kapasar. Ang itawag nila og standard reference asa kaha mag-agi. Para sa ako, ang standard nga reference nga tinuod nagtug-an ang Ginoo mismo nga mao ang tukod og ang mga apostolis nga mao ang saksi. Pero kini lang mga bag-ong mga nagsuhat og libro mo ato ang pamation, dili kayo 100% nga tinuod. Mao na nga duha-duha pa na. So wala nila mabasa sa Biblia o referensya nga pamatud-an kuno pinaagi sa mabasa. Ang giingon niya ganina nga dili pinaagi mabasa. Kaya ang litra kuno makamatay. But ipasagot, wala nabasa. Kaya wala nabasa. Bot-bot! Butang-butang ra! Unya kini yung mga tao, tigbutang-butang sa una pa man na. Last one. O kini mo nilang libro ang ilang butang-butang, muna na na i-reprint siya. So mga iksoon ko, mga hinggala, gipresent na ko ang pagkuba na ang tinuod na ito ko ni Kristo sinugdanan, mga Jewish Christian, dili mga Romans. Wa siya nang utana ani kay Roman tinuod ba ni? Mao na tinuod. Ang una nga lang ninyo nga ang sinugdanan ito kun ni Kristo, dili mga Romano. Mao niyo. Kay nanuod ang Ginoo ninyo. Kay sa magsigi og pangangkon, dang pamutbot. Mao na. Mayroon manigon niya sila ng appeal dito. Ang nakalimot ay hindi, ako'y nakuna. Takaw ko. Pili sila! Sa magkauna naman. So, mauna ang kamatuunan. Ako na lang hanyo. Bisa na lang ang tao, ato na lang tugutan ba? Nga Romano Katoliko, mga ining sunod sa mga Hudiyo, nga mga Kristiyano, okay na lang ang tao, na basta lang ilang ang kuno na sa sinugdana, dili dito mga Romano. Okay naman ang tao, pero kaya di madyupon mo ang kuno, nga bisan mga wadyo Romano at kung dito sa Aperong, kung pumatuo dyan, nga, mga Romano to, mauna mga isuon ang kamatuoran. Oh, salamat na ayo. Dili po na mo withdraw, bahalang buwan. Ah, ibuliga sa inyo mo. Ang kadaugan. Okay, salamat rin. 5 minutes sa affirmative. Time in. Mayong hapon pag-usap. Matod pa ni Pastor Luli, with your respect sa iya. Ito mga encyclopedia na itong ipang basa, historical books to. Matod pa niya, but.
Sa Isaiah 41:4, kinsa may naghibok sa kasaysayan? Kinsa may nagbuot sa dagat sa kasaysayan? Ako, ang Ginoo. Kung ano usap sa kalagusan, ngayon adlaw ang mga isunan, hindi ako ang ingan na nagbutbot, ang atong Ginoo Jesus Kristo, ang Diyos sa kalagay, ang Ginoo sa kalagay. Bukan pa, matang pa niya, kaya magdadama ito ng mga libro. Kaya mga libro na sinuwat ng tao, duha-duha anak. Kaya ang gano'n magkaan mga libro niya? Okay, mga kapatid, 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 mga k
fight song. Proposisyon number one. Mag-proceed kita sa atong proposisyon number two. O pagkakasahol kini sa atong co-moderator. Ang proposisyon number two. Proceed. Okay. So for two rounds with 5 minute summary, both side negative will be the first speaker. Okay. No cross-examination and no objection during summary. So magbibigay po si Pastor Rolly. And then, next topic. Okay. Okay, so proposition number two, pamatud-an na ang tinuuhan sa United Pentecostal Church, tinuod ni Kristo sumala sa mabasa sa Biblia o sa referensya. Okay, 15 minutes, Pastor Rolly. So salamat kayo. Natay daghan ng mga higala, ng mga referensya, mga higala. Pero ang kanunay ipasidakan nga ang Ginoo may naghimos na sa isayan. So may nindo to mga referensya nga ginama sa Ginoo. Ato nang i-respeto o tahoro na to ang mga referensya nga ang Ginoo may nagsuwat. O kano? O kano na nga ang pamatunan nga ang tinuuhan sa United Pentecostal Church tinukod ni Kristo sumala sa mabasa sa Biblia o referensya. Ang United Pentecostal Church sumala pa sa tanaw ni Mos Google 1945. Nagsugod, ilista. Iabot na ta, iabot na, o 125 ka mga nasod, karon, o nanayas na 35 ka mga territories, countries ang mga territories, worldwide. So, pero, ang atong pamatud-an, sumalastima, dili ang unsay kasaysayan sa United Pentecostal Church. Kanos ka, o kinsay mga tao ka nagsugod, dili na may akong trabaho ron. Ang akong trabaho, na pamatudan, sumara sa mabasa, sa Biblia o referensya, ang tinuuhan. Ang tinuuhan sa United Pentecostal Church. O dinhi ako nga ipakita ninyo ang Articles of Faith sa United Pentecostal Church. Mabasa dinhi ang tinuuhan. Nga si Kristo matumasahon. Nakita ninyo, Articles of Faith sa United Pentecostal Church. Jesus Christ manifested in the flesh. Si Jesucristo nagpakatao. Mauna'y tinuuhan sa United Pentecostal Church. Huwag na pa ko'y referensya. Libro kini sa usa ka theologian nga Wallis ang tawag nila sa pagtuo. Si David Bernard sa iyang libro The Wallis of God page 127 nga nagingon nga
Okay? The Son of God refers to God as manifested in the flesh. So, nabasa sa referensya. Ato tas Biblia. Nga si Kristo nagpakatao. O niya kay iya maningi pirmahan na iyan supakon ang tinuuhan sa United Pentecostal Church. Matod pa rin sa Unang Juan 4:2. Ning saksi niini o nagpamatuod niini si Apostol Juan nga si Jesus Kristo nagpakatao. Unang Juan 4:2. Inyong maibaluan nga ang Espiritu sa Dios pinagi niini nga ang matag-usag ang Espiritu magaila nga si Jesus Kristo nagpakatao. Sumala sa Juan 18:37, si Kristo bagyot ang nagtukod ni ining tinuohana. Juan 18:37. Og si Pilato miingon kaniya, hari ka ba diay? Si Jesus mitubal kaniya, sumala sa giingon mo, ako hari. Og alang niini ako nagpakatao. Alas paka. Mauni ang akong pagpamatuod. Ang tinuohan sa United Pentecostal Church gitukod ni Jesus Kristo. Siya mismo ang nag-ingon. Ako nagpakatao. So mauna, kantiyo tra kayo, barob na yun? Kay daan mo rin yung nagbarob. So kung nuna may mga pangutana, bahin o kinsay nagtukod, wajon ko ng hisgo. Hindi man ang maoy tema na ko. Ang tema na ako ko lang ipamatutan. Ang tema na ako ipamatutan, ang tinuohan sa United Pentecostal Church. Maoy tinuohan. Matutan na ang tinuohan. Picture, picture. Sa United Pentecostal Church. Huwag kong ngayon na tinuohan nga. United Pentecostal Church. Okay, behave sa mga audience nato, painumdum nato mga igsoon na mag-behave lang ta. Kaya mo man ang ato nga nasabdan. Yeah, okay. Sa pa. Okay. Continue. Sarang. So mauna. Mura magdingagi ang gino, hilo man. Yung anak mga isuon, anak kong magbabarong karon. Kadiyo tra kayo mo. Kay hapo na po. Hapo na po. So, ang akong oras, eight minutes. O kining maong tinuhan nga mo ang gibarugan, amo ang mga isuon nga gina sangyaw. Wala ni naggikan kang parham. Matong pagilitok ni Nina ang parham. Huwag ka niyo ka. Huwag niyo mag-ila na. Okay.
kaibigan yun din mismo sa tinuuhan sa mga apostoles. Ato nga basahon ang unang Timoteo 3:16 kay na ay ningsingit nga but unang Timoteo 3:16 o dili malalis ka na ko gayon ang tinago sa atong tinuohan ang Diyos talayan diyan sa lawas. Tingnan ko na kutrog, bot-bot. Mga iksoon, mga higala o mga iksoon nini kahaponon, akong napamatunan, sumala sa mabasa sa Biblia o sa referensya ng libro tinindingan lang o David K. Bernard na ihapon na gin pamatunan nga insakto na nga pagtuo na kanang si Kristo na pagkatao. Nagpaningkat na sila ga i-course examen ko. So, buraman, magdahan na ng hangyo. At oka na lang siguro na so, ako na lang i-cut ang akong oras kay gawas nga hapon na uliya. So, oras, kaya karos. Ako na lang. Ako na lang i-wave ang oras ka nabilin. Kaya naman, dali na nabunin mo baro. So, ako na ispito ko ang rise to Pastor Gaugan na iyang giwit at iyang redeeming time. So, kung mao ka na, mag-proceed kita sa atong 15 minutes roast examination. Reverend Father Ignano, proceed. Unang pamuda na. Nimot ka, kagalina ang imong tuhuan ang kasaysayan na sinulat sa Diyos. Pamuda na, nanamanin mo ang kasaysayan na sinulat sa Diyos. Now, ang Biblia. Ito ba? Na-record din he, nga basahon nga ang Ginoo nagsulat og napulo ka suko. O isaysay nila. Kasaysayan nga gisulat sa Dios. Di ako na lang. Usahon na ni Wakder. Sulat pa naman niya. Kaya ako mga libro ni Muriha. Kasaysayan sa Dios, di. Kung nag-iisip ng saysay sa Diyos, nag-history sa Diyos, na ay uban din eh, nag-saysayan, nag-iisip sa Diyos, na po yung uban nga, di po Diyos isutan. Ako pa, huwag nag-saysayan sa Diyos. Kaya yung Biblia, makainin yung tanang mensahe ni eh, saysay ni sa pulong sa Ginoo, nga rin ako. Pero uban na rin, parehaling itings, Ethics, ako yung Rules of Order din nga libro mga say-say ni sa tao mga business nga mga ethics. So, ang pamagana pero di kami na magagugol tinuod ng gugol sa iyo na sayop siya kung ang iyahang mga gipamatunan sukwahi sa pulong sa Diyos. Pero sakto siya kung nagdating sa Diyos.
Sunod po muna na. Pinsa may mo design na sakto sa'yo. Ikaw lang or ikaw-ikaw lang ang design na sakto sa'yo? Yes, sir. Ang tanong tao, kamaong mo desisyon o sakto ba sa'yo? Ikaw pwede, ako pwede. Kamaong pwede, mo desisyon o sakto ba sa'yo? Sunod po muna na. Tinuon ba yung isulti na nagsukod mo 1945? Huwag man ko mo ingon na nagsukod na eh, bago na minis na buhoy. Sa ato pa, huwag sa may ingon na ingon na mga ani at 1945. Ang maunay gisgutan na nagsumot 1945 pero ang atong tema ang tinuruhan sa mga pagkakasya maunay nga pagkutana sa sino sa tema sunod pagkutana kinsa may nagsumot in 1901 si Kristo ang nagtukod ining tinuohan nga siya nagpakatao. Wala ko mag-iyon nga United Pentecostal Church tinuohan eh. Ang iyang tinuohan ining United Pentecostal Church nga si Kristo nagpakatao mo ay tinukod ni Kristo. Sunod, pamitana. Kaya niyang kong magka niya ang United Pentecostal Church base ng iyong dinada ng photocopy. Kung saan ka na referensya? Pinsa yung sulat ako. Ang ako ang tema na gusto ka na to ang United Pentecostal Church sa kailangan pagtuo mo ng nagdano o artikulo sa pagtuo sa UPC. Na. Mauna ang inundan na ako may i-present. Parang yun nga, huwag ko na okay, silence sa mga audience, moderator's time, no? Ayaw sinisigit. Para nga makaingon mo nga, huwag ko nagtumutumo, mabasa yun nga mao yun na itinuohan sa United Pentecostal Church, mo na nagdako o articles of faith, aron nga, mabasa o ang tinuohan sa United Pentecostal Church, gibasa kanina nga si Kristo nagpakatao, mao na ang kong ipamatunan na gitukon. Dili ang iyong face mo, gitukon ang ipamatunan ang tinuohan. Sunod, pamutanan. Imong gigamit ang inyong kaugalingong artikol. Niya kamong tinuhuan ninyo tinukod ni Kristo. Ang pamutanan, sa ato pa inyo-inyo na lang? O na kailangan yung inyong salita? Diba sa inyo ah? Nagbasa ko sa Biblia. Nagsuporta si Juan. Nagsuporta si Pablo sa unang kongrito o ng Timoteo. Buti pasabot, dili ni amo-amo ora ang tinuohan na si Kristo nagpakatao. Sunod, pangunana. Pwede ba ihatag nimo ang specific na teksto na tingon ang apostoles ang among tinuohan United Pentecostal Church? Yes! Basta yung moderator, objection! Ayo sa objection, what's your objection? Wa sa tema o wa po sa akong pagpamatuon na ang United Pentecostal Church tinukod po sa Kristo. So let's do on topic. Sa ang tinuohan! Ang dilip! Okay. Ang dilip sa United Pentecostal Church! Sa proposition of the cross. Sa ayaw ano mo English? Bilip! Sunod po. Ay, next question. Muna na lang ko sunod. Imo niya ang unang karoon ang inyong tinubuan o tinuon pero hindi ang United Pentecostal Church. Ang among tinuhan, ang kono na ko ang tinuon o ang United Pentecostal Church di pon piki, tinuon po. Sunod po muna na. Wapang umuman. Bisan pag-unsa din
nga pundok, Iglesia ni Cristo, tinuod na siya nga Iglesia ni Cristo, baptist, tinuod na. Dili na mga pinky nga baptist, tinuod na sila nga baptist. Bisan pa gani ang mga bakat, dili mo natuuhan kung bakat, kung ikaw mo to nga tinuod na, nga bakat. Ang mga putang, tinuod! Sunod po mo na. Kay tinuod man na ipot ang United Pentecostal Church o ang inyong tinuuhan. Ang pamunta na, kung sa may kalainan sa tinuuhan o sa United Pentecostal Church? Kaya ito man yung ginawa? Ang United Pentecostal Church ngala na o denomination. Pero ang tinuuhan ani ang yahang giilang pagtuo o gipanudlo. Mao na ang kalainan sa United Pentecostal Church o tinuuhan sa United Pentecostal Church. Sa ato pa, ang tinuuhan ng United Pentecostal Church dili mag-usa. At inyong tinuuhan kung ang inyong simbahan dili din ang kinuusa. Pero kitawag mo United. Pagtuo o at tinuuhan, huwag ba ko na magkahinusa sa United Kingdom? Ang nagdala-dala ang tinuuhan na si Kristo ng pagkatao, mga United Kingdom Church, nagkuyo, nag-uusa na, huwag alam ang buwan. Kaya gibutang sa utok, gibutang sa silikasi ng tinuuhan, huwag alam ang buwan. Nag-uusa. Kaya huwag mo ni mabuwan. United kami. Kaya huwag mo ni mabuwan, diyan. Kasi kung ito ba, gano'ng si Moses Richard, pero kung mamuha ka. Ang atong mabasa, United, wa babasa niya, divided, mauna nga, di yun madaan ang isreha. United sa Diyapo. Kaya bisan pa, og na ay mga punto nga dili magkaparehas, pero nagkuyong pi kay United. Sunod pa magana. Nagsuko, ang ipariho, Network 1845 ni itong ha, ang United Pentecostal Church. Kamusta na, sa 1944, o pa ba yung United Pentecostal Church? Wag pa lang, yeah. Wala may giklaim o wala may giangkong bisan asan mo yung pangitaon. Ang United Pentecostal Church ni Kristo nagtukod. I tell you, sa trik na batuunan, mao nang adili may madismaya o maguol nga ingnon may ngawa gitukod ni Kristo ang United Pentecostal Church. Pero, dako na mong kalipay nga ang among tinuuhan. Sunod po matana, kung sa mag-joy tinoon, naingon ka na dili may makatrace back to 1945 para may. Niya karoon na po, buwan ko na po ka na kamo ang tinoon. Okay, siya na si Rodrito. Masarap po siya. Ayaw ko pasangin niya ng mga pulong mo na kung ito ka. Dili ka makatrace back. Ay, nag-ingon na yung mga dili makatrace back sa amo. Excuse me.
dali. At pinuhan ang ako ang ngayon nga sa police. Sa ato pa? Ang iyong police, ilahin na po ha? Ang pinuhan, mga magka-Krisma, bigi ang United Pentecostal Church. Ang United Pentecostal Church nga tao, ngayon mga Krisma. Ano? Tubag mo na eh, tubag mo na eh. Ganabang tao na nag-angko na yun, ito pwede ko sa church siya. Siya ang mag-dispan, pero nga nang ngalan sa pundo, hindi mo na kalihok, ngalan na na. Hindi na kanyang mangalan. Pero ka ng tao, makatris siya, kasagin ka na, mabitaw, nakatris ko? Oh, natris na ko, nga kinintinuhan niya si Kristo nagpakatao. Gikan na niya sa mga apostolis. Sunod, pangatana. Ikot ko ang mga kasaysayan. Niya sa kong dokumento karon ang kasaysayan na nagpadayag Pentecostal Isan. Start 1906 sa Topeka, Kansas, Los Angeles, California, USA. Ang kung nagbali mo, ay hindi ka naman sa Amerika, nagsugod. Kanang pamatana ha, ako ang konon nga wag ni sa Amerika nagsugod. Magali ko ka ito, Amerika! Ang pamatana na kong sugod eh. Ako ba yung pamatana? Oo. Kamu, hindi ka ito sa Amerika, ang sugod? Kasi naka ito ka Amerika din eh. Wag ko ka ito sa Amerika, ako ang sugod ito. Ang ako pamatana, Moni, ang inyong simbahay na United Pentecostal Church started sa Amerika, sakto ba niya sa'yo? Sakto na kung ang hindi na lang ng Pentecostal Church. Pero ang among tinuuhan na ipamatunan karon, ang tinuuhan na ipamatunan karon, si Kristo ang nagtukod. Ang among belief, ang among belief. Sunod pangutana. Maoy, pangutana ang belief. Last one nila. Sunod pangutana. Kaya mo magyakon na nagsugod sa Amerika. Mr. Moderator, naabot at Amerika! Layo na kanita! Mahapunan kami kita kauli. Ang tima, tinuuhan! Okay, Moderator Stein, according sa ato arrangement sa ato proposisyon, karo. Pamatutan na ang tinuuhan sa United Pentecostal Church tinukod ni Kristo sumala sa pamasa sa Biblia ng Kristiyan. So di hata kumasi kaya mo kong itamahan. So Father Darwin, proceed sa imong question about sa tinuuhan sa United Pentecostal Church. Gusto ko dito ang pangalan na muli sa kami. Kaya ang tinuuhan ng original magsugod man sa Jerusalem. Wala na magana kung anong nagsugod sila sa Amerika. Kasi Jerusalem man nagsugod. Ang akong gibasa kanina sa Biblia, wa ko nag-ingon nga ang tinuuhan nagikan sa Amerika. Sa tubag sa Unang Timoteo 3:16. Ang apostolis mismo ang nag-inuhan si Pablo. Di malalis na ako ang tinago sa among tinuuhan. Dito na nagsugod na ang tinuuhan wa sa Amerika. Sunod po na. Sa iyong kinigisunti sa mong isunod niya, ikaw may gusto. Kasi kumano ang insekutiga o ikaw. Di ka ko mo ingon o sayon o di. Ewan ko kadungo mo sa ginom ya. Time's up! Okay, time out na no. So atong palapakan ang kumarato ang mga debater. So human naman ang affirmative stand o ang closing submission, mo proceed kita sa negative side, 15 minutes distracted space. Sa pagsulti ni Modre, restart ang atong time. Salamat kayo na pinanggap ang mga isuon. Gumatay ko ba siya kahumanin sa iyang affirmative speech. Meaning to say,
lundon personal opinion lang ang ilang kapatulad. Kita sa pagbunta ganda, daghan kayong ebidensya, nakakulong! Wala na! Monitor sign, audience, ako ang ihangyo na dilita mo actor o mga bad words. Ang ianaw lang during sa entire proceedings mao ang pagpalakpak. So, ako ang ihangyo na dilusap sa halfway grid sa kapatid Darwin na ako ang i-maintain na dilit mag-sulti din hit. So, reminder na nun, may sabi ka sa amin, na while nag-talk si Father Darwin, walay musulti sa inyo. Kaya sa atong rules, ang pwede lang musulti ang debaters o ang moderator. The rest, ayaw na mo pag-utter o mga buot din yung isulti. So, maminaw ka sa duha ka debaters para makaulit ka sa atong walay, makadalata o nindot na pagkulunan. So proceed. Ang hindi na ito makita kang personal, gawa ka mang lisod. Nga naman, pwede naghana atong referensya. Pero ako pinanggang na isuon, puro opinion lang. All opinions are equal with the absence of evidence. Ang tanang opinion, patas lang kung huwag kayo gumitan ng evidensya. Apayang nagtindog ako gano'n, dala ang daghang reverensya. Dili na patas tini. Nabihin nila. O, si Kristo nagpukulog si Mahay. Mateo, this is science, this is also. Kung sasortihan ko ikaw, ikaw si Pedro, kung ibabaw nini matutukunon ko ang akong iglesia, o pisan ganyan kamatayon, dili kayo makabuntog ni ini. Kunya, kung sa inyong isotigan na, ang akong tinumuan. Di po ako niya ang tinumuan, huwag ang inyong simbahan. Pwede nila! Ang amay, inyan na yung mga pinanggal at mga isoon, divided Pentecostal Church. Biblical United. Mangunta na niya sa inyong sikula, kayo hindi nalimo, kung sa inyong tinumuan. Kung sa inyong ihuda, meron ay our beliefs. Hindi imo pagtuwa ang imong pagtuo sa imong simbahan kay usama na. Kung Kristo ang ngalan sa ilang simbahan, nagpamatuod na ni anak yun na hintayin. Una, wala na lang tayo na kung dala ang dagkong kalibro. Nagsukod naman tayo ni Pentecostalism. Matod pa rin niya sa The Concise Columbia Encyclopedia 3rd Edition. Naku, kayo rin, no? Mag-lisod ko. Mag-lisod ko pasalin, eh. Page 674. Pentecostalism. Fundamentalist Protestant religious movement that grew out of the holiness movement in the U.S. Amerika. Ang iyang muntugap, layo kayo. Siyempre, nakaadto na may Amerika. Dili espansi. Ano po matang na, gano ang inyong pinumuan na sumot sa objection, Mr. Moderator. Okay, what's your objection? Ano iya istorya mo? Ribatal naman? Ay, baka, distracting ng mga dokumento. Sama na yan. Conclusion naman ang imo. Pastor Lawagan, hinabuli man ako nga ang iyang roles is negative. So, ang mga iyang pagkasulti, negative tanan. Ang imo affirmative. So, pagkutan na po si Father Darwin na mumuman sa iyang negative skills. Sana, at ang mga kaisunan. Wow, na-distracted si Ben. Pinistracted speech na eh.
pa. Lalo, ako rin i-establish, kaya kita lagi ang ilang pinumuhan sa Amerika, made in America kini. Pero ang sinubangan na itukod ni Kristo, bakit? So, tingin ka rin natin, the history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem. What do you mean to the Roman Catholic Church began in Upper Rome in Rome? Wala. Last 1 minute. Mr. Moderator, objection. Objection. Ang ako, Manggol, tinuhuan. Lahat ko ng tinuhuan. Okay, so... Ang tinuhuan, mauna siyang pwedeng itawag sa ngalan sa organisasyon. Pero ang tinuhuan, belief na siya. Okay, dahil so, pwede na iyahan kanang i-presyo kay Lalim man siya. Okay, okay. So, based sa atong proposisyon, gipermanman gini sa Lua Karabi, pamatulkan na ang tinuhuan sa United Pentecostal Church tinukod ni Kristo sumalat sa babasa sa Biblia sa Indonesia. So, Father Darwin, maunin ang inyong gipermahan na proposisyon. O hinaot as negative, hindi na mukupo sa atong papi because according to the rules of the the bidders must not go outside the agreed topic in whole proceedings. Counter objection, Mr. Moderator. So, follow up, sir. Counter objection. Ano sa? Wag ko mag-unat mo rebut the retinuan si Gisha ni Kristo. Tinuhuan sa United Pentecostal Congregation. Kaya na out of topic naman taan eh. Ang iyong objection, magrante. Ang tinuhuan, huwag daw yung tinuhuan sa United Pentecostal Church na gikan sa Amerika, huwag isang ginawa ito. Kaya nang mahinaw ako out of topic kasi ikaw ang tinuhuan sa United Pentecostal Church. Counter objection, Mr. Moderator. With due respect sa akong co-moderator, ako batangan sa chance na morulin na tumibong di-inugre. Okay, kaya ang atong pinirmanman mao ang pamatuntaan ang tinuuhan sa United Pentecostal Church. No? Tinukod ni Kristo sumala sa mabasa sa Biblia o reverensya. So, distract only in this topic. So, proceed ka. So, kami ko ba ang moderator magkauyon na atong sundong ang topic. Ako rin sa rungkong okay, yes. Na the leaders must not go outside with topic in whole so, the entire proceedings. So, proceed, Reverend Father Darwin, salamat po ang iyang tinuhuan. Counter objection sa, Mr. Moderator. Counter objection. Counter objection sa. Lahi ang tinuhuan, o lahi ang tinuuhan. Na ay Cebuano English Dictionary. Ngunit point na ko, Mr. Moderator, lahi ng tinuuhan o ang tinuhuan. Tinuhuan may ang ginaingon. Tugot ito sa pagbasa. Sige, go on. Mr. Moderator, okay na? Okay, okay. Proceed. Okay. There is a dictionary. Tinuhuan. Maunis siya ang pagtuo belief sa English. O ang tinuuhan ideology. Kana nga tinuuhan ideology na siya. O ang ideology gitanaw na to dire ipunahiya ang pagtuo ng gila. Dili kay pundok sa tinuuhan. Dili pundok. So atong nakuhan no ang experience ni Pastor na ang iyang proposisyon ang tinuuhan sa United Pentecostal Church. So as we have told, musukay ganda sa atong gipermahan ng Roma. Okay, let's grab the... Mr. Moderator, counter objection. Mr. Bradley.
angiang dibundo at ideolohiya pagtuo nga giila. Ang sabihin ng ideolohiya, pagtuo nga giila. Yan na rin po, tinuuhan. Tinuuhan o ideolohiya. Sino limos na? Sino limos? Nagpahangi ang pulo, maura at kaulugan. Sino limos? Lahi ang pagtuo ng ila o lahi ang belief o ideolohiya. So mauna, ang gigamit na ito, ipaparong impirmahan ako, tinuuhan man, tinuuhan ng kita. Tinuuhan ng kita. So, you know, like, okay, let's grab it. Tinuuhan ng kita. Clarification. Para mag-abot ang tanan, para mag-abot ang buhat na habit, unsa man dui pagsabot ninyo sa tinuuhan, pundok, relihiyon, or pagtuo sa usa ka pundok. Kinahanglan na mag-abot na rin ni kay Cornita ang kaabot, dili gud ta magka-proceed sa maayong destinasyon ni atong proposisyon. Isa ba dito para mag-abot ta? Pagkundi kang Pastor Labugan, ang iyang tinuuhan, mao ang ituuhan sa usa ka pundok. Sa imo po, Reverend Father Darwin Gitgano, kung sa man po ang tinuuhan, sumala sa imo pagsabot. Dili na siya mabuwag. Kaya kung doon na kayo, pag doon na kayo reliyon, doon na kayo dituuhan. Bisa po kayo, ang bawag ang nag-uwi magtuo, it's yes. Awesome. Okay. Muna kayo siya mabuwag. So, muna na, So, Pastor Laugan, kumpurmi ba ka niya itong ginigo ni Father na tinuuhan, dili magtuo sa imong gituuhan o kanimo nga nagtuo? Di, Pastor Moderator, kaya ano, ako may nagpabarok. Uli, ang atong stand, mo iyahang basihan. Dili ang iyahang kagaling o panabot, mo ibasihan. So, ang akong tinuuhan na ipasabot, na kanang belief, sick o belief na sick, na mga pagtuo, mao na ako ang ipasabot, kana mo iyan atakihon. Dili ko pwede na iyan atakihon sa dili mo iyan akong gibarugan. Okay. So kay dili man system of belief mo kumpurmi si Pastor Laugan, so objection overall. Masustain. So bayon yun na to ang roles nila termahan. Ang ituuhan. Dili ang tundok kung dili ang ituuhan. So, Reverend Father David Vigiano, na by the meaning 11 minutes. Kasi, gupa ang iyang ipresentar na tinuuhan sa United Pentecostal Church. Okay. Ako yung isundan dyan sa iyo, Reverend Chan. Ang pagtuo ay ideolohiya. Ang ideolohiya, tinuuhan. So, sa iyo, Reverend Chan, huwag ka nang lulapit niya. Ikasubukan to. Sunod! No second man. Mao ang tinugod sa ato Ginoo. Nagpaabot ko. Doon na sa'yo ng Textus Biblia. Pero what joy gigutan dito nga ang dituhuan sa United Pentecostal Church gitukod ni Kristo. Nagtukod ganyan, wala? Nagtukod siya, no, gitukod yun niyo. Basta na dyan. Basta gitukod yun eh.
Is it amazing? Is it surprising? Nakalagi ito kung ano ay pundok. Asa ka nga nag-isis at usap ka dito buhan na may pundok. Masing makasulti ni Sharon. Ang ila, yung nasa nangituan, doon na po sila ay pundok. Kaysa buhan, 2:47 niya yung ibasa at kumasama. Pagbalik. May daghan ang nagdadali sa tinuod ni Sipahay. Gidahin nila ang Diyos o gikaimutan sila sa katawan. Yan yung tuto ganina. O matag-adlaw, gidugan sa Ginoo sa ilang pundo ang mga tao na nangaluwas. Pundo. Daghan. Matupo na. Libo-libo na ang converted sa first century ng mga apostoles. Pero kung utahanan na mo ninyo, hindi na kung magamok. Sa ato pa ni Gama, Irene. Objection, sumot nito. Okay, was an objection. Di lagi pundok na kung punto. Okay. Di lagi pundok na kung punto na kung pundok ang hituhan sa pundok. Ayaw ko, was pa. Pagpapilin, gusto mo rito? Ikunik na ito. Di lang magsimbi. Gusto mo rito na pundok o ang tinuhan. Sige, sige. Padayo, padayo. So, pada namin, ato labis ito on ang iyang posisyons. Okay. Ang pinuhuan ng atuon, nagigan sa Jerusalem. Ang ilang pinuhuan, nagigan sa Amerika. Ano ba sa and we'll check that, may itumuhan na kong igamit. Di na kumuha, isko to kundo. Itumuhan. Ang itumuhan ng mga ang United Pentecostal Church, nagigan sa Amerika. Wala magigan sa Jerusalem. O sa Jerusalem. Okay, that's objection. Dili, maulag yan nga. Ang itumuhan ni kundo, ang United Pentecostal Church mo ay among itumuhan. Wrong! Assumption of wrong! Ang United Pentecostal Church na ani sila gituohan, gituohan! Dili, ang United Pentecostal Church mo ay among gituohan! Among gituohan! Katong among hirik! Katong objection? At sa suwag ni Dili gituohan, tinuohan! Lahi ang gituohan kaysa tinuohan. Ang gituohan nyo rin, tinuohan, hindi gituohan. Paulahasan eh. Nalarin. Paulahasan eh ako. Clarification. Kung sa may itong giprove, Pastor Lahogan, ang gituohan? Kana alaging tinuohan, nabili eh. Kung sa mga nasa punto, gituohan o tinuohan? Tinuohan. Dili, itukuhan. Itukuhan. Nangyayabang ko kayo pundo pa rin. Sa. Kapag asak para maklaro na. Di sa inyong proposisyon, pamatutaan na ang itukuhan. So, dili, itukuhan. Tinukuhan. Kahit natin man ang tinukuhan o itukuhan. Moto may presensya o applicant of faith. Moto ang ilang itukuhan. Pero dili sa ilang proposisyon, tinukuhan man. Which is preparado sa pundok. No? Gawas ko na, gawas ko na proposisyon, pamatutan na ang gituohan, lasakto si pastor, na mag-present o artikulo sa iyong patroo, kay ang gituohan man. Pero, din sa proposisyon, ang gituohan man, which is preparado sa Mabasin mo na rito. Ang grammar, excuse me. Ang grammar, tinuohan sa. Asa. Tinuohan sa. Tinuohan sa. Yung natin, hindi ko sal. Sa. Makulaki, ang atong arrangement, hindi man tinuohan. Ni Amon, di rin. O na mabasa. Ang tinuohan din, giila na pagtuo, ideolohiya. Ang giila na pagtuo. Counter objection, Mr. Moderator, ang gamit o ibalik-balik na kagalina, gituohan. Ang nakong gradyo, tinuhuan. Sa bayo data ninyo, dunay tinuhuan.
imong gibutang dito Roman Catholic Church kung Pentecostal ka, United Pentecostal Church dili ang imong gituohan. Maoy tema, Mr. Director, maoy tema. Okay, let's speak ohan. Stay on the topic lang ta. So, sa, huwag natin bawasan po, no? Huwag tinuuhan lang. Basahin natin yung buong topic, pamatugaan nga ang tinuuhan sa okay. United Pentecostal Church. Hindi tinuuhan lang, tinuuhan sa United Pentecostal. So, focus po tayo dito. No? So, para din ka maglangan, no? Kaya lahilati mo mong definisyon. Huwag mo mag-abot. So, ang himo sa moderator, dili ni ko'y di makadjust kay nakapirma naman mo na tinuuhan. Tapos, sa pastor, lahi ang interpretation sa tinuuhan o kang Father Darwin. So, kinahanglan mag-abot na din ni Karon kung madawat pa na ito na kinitinuuhan o tinuuhan ko'y di na i-unite na ito as one. Kana kung musugod ka, pastor, mo-proceed ka. Pero kung wala kang makasabot ka ng tinuuhan, ay lagi ang niyang pagsabot ni Father, ang lahi po lang mo, so hindi ka pwede makaabot. Under objection, Mr. Rodrigo, basis sa tatapik, gitukot ni Kristo. Hindi ang gitunlo. So, therefore, wala siya po mo, musimang. Kaya ako na rin, gitukot man. Wala man gitunlo. Eh kung gitunlo ko na, muna, gituuhan. Eh gitunlo man, gitukot. Tinukod, wag itukod. So tinukod siya, di siya. Kasi kung dito, oh, tinukod. Okay. Wala, sa mga Jesus, may, wala ko na gama o nga ko ang kawali mo kahalugan. So nakasabot ko sa inyo, Pastor. Sa Jesus, may. Nakasabot ko sa inyo, Sahid, na hindi mo tila pamagutan na ang tinuuhan. Sa United Pentecostal Church of Christ. Mauna na ang posibilidad din na pwede kang magkaabot. Kaya nimong buti pasabot ni Ana as affirmative, mauman ang ituuman o teaching, while ang kampada Darwin, mauman ang kundo. So which is, doon lagad tayo sila o relasyon. Kaya hindi man pwede na doon na kay pagtuo, na wag ko'y kundo na natuo sa maong pagtuo. So para makaabot mo, na sa sinterno, okay nang imong gilingon na gituohan. Ang kapapalil na rin, ang kundok na mituo sa tinuohan. So pwede ba karoon na para magkasabot at mag-proceed kita, pwede ba na ako iduktog na lang ni tinuohan o gituohan na ang nagtuo, kung nag-proceed kundok sa pagtuo, na nagtuo sa Osaka. Article of faith. Karon ko sa mga rito, karon tayo ma, ang ako magulinan. Paparok, ano niya, tinuhan. O niya, ang basihan niya na mukha ko, kung ano sa istana ko, kung ano sa iyo ang paruganan. Kung gusto niya na magdayon ng kahumanan eh, iyahang uyunan na mauna yung buot na ko ipasabot niya, iyahang gubaon. So, ako po ang kaya, may tema na to. Ako po ang kaya, kung hindi ka mo yun, hindi mo ng rights o mo ruling ko na masustainer ang imo objection. Kaya hindi man na to pwede, ikaw may affirmative. So, ikaw may na-construct, ikaw ang nahibalo sa construction sa imo affirmative stand. So, as ruling sa moderator, i-sustain na ko ang iyang objection na so, kaya yung yun na ito, ang arrangement din ni sa atong proposisyon. So, Father Darwin, okay, yes. Kaming duha, yung moderator, nagkauyon na ako lang yung subayon ang napirmahan. Base sa presentation ni Pastor Laogan na ang gituuhan sa United Pentecostal. Correction lang, tinuuhan. Tinuuhan siya. Dilegituuhan. Tinuuhan. Okay. So, salamat po sa mga director. Salamat. Malayo na. So, ang tinuod, si Lodi Pulse, sa mga na. Bona nga, nangita na doon siya ang gamay ng puti. Ano man, wala naman siya ikasulti. Kita ko din ang hanap pa. Bukan pa ta. Wala nga, ano mo kay Way? Huwag hindi nyo rin. Ang kwantahalan ni kamaturan, kanyalan ako!
Payaman! Ang iglesia o ang tinuhuan. Ano na ba? Ang tinuhuan ng original. Nagikan, Lucas 24:47. Kinahanglan, ngayon niya o pinagi sa ngalan ang mensahe. May tungod sa pag-inulso ng pagpasayo sa mga sala. Ngadto sa tanang mga nasod, sugod sa Jerusalem. Apan ang ilang tinuhuan. Tinuhuan. Hindi mo na Moises kung may pundok. Moises na siya kung yun ay grupo na nagtuo. Wala niya na ibuong na ito kasabot mo. Sabda lang na, sabton lang na ito. Ganaman, laro ko na. Sa buwag ka, isilang elementary. Tingnan ko sa tuntung ko. Paato mo na may mong tandaan mo sa'yo tinunguan. Is what you want that refers to your religion? Christian denomination. So, pag, para yun, ang matungod niya tinunguan, gisugod dyan sa Ginoo. Sugod sa first century. Pero ito na dumog ka kanina, na 1945 lang nagsugod ang ilang tinunguan. Ang Jackson, Mr. Moderator. Okay, Mr. Moderator. Wato mo yun. Tungod kay ang United Pentecostal Church, dili mo i-point na ko nga tinuohan, maunang mali ang i-assume nga 1945 na nagsumot ang among tinuohan. Tinuohan. So again, ang pagkipahibawa mo ng affirmative ang iyang represent ang tinuohan, which is according sa iyang interpretation ang teaching. So, mauman to ang iyang represent. So, as affirmative, iyan ang right na mupresentar o iyang i-construct according po sa iyang proposisyon na ikirmahan po ni Mokre. So, wala tayo mahimo niini gawa sa pagsubay na yun sa kung unsa ang arrangement niya sa atong topic na ikirmahan. So, Reverend Father David Vigano proceed, once again, gupa ang giingon niya na tinuuhan sa United Kingdom. Garte na yung gupa. Wala ba sa mga nito, palayang ta? Sa Roma, Jeff, Vincent, kung saan mo man pagwali sa pinsani kung walang ipadala ang mga mangmawali. So, yan ang nag-isulti 1945, tingin na nita sa kong baba. Ang isda, makuha ka sa iyong baba. Wala nga, sakit na dyan ang kamatuhan. Gika na niya, wa kumukot mo ang referensya. Nalipay ka nito, kaya iyang dimension, 1945. Niya, ang ipa to, sa to pa 1944, wa ka mo? Wala pa. Wala nga, wala ko mag-result ni ini. Ang iyang ipuha ka ron, iyang didivide ang tinuhuan o ang gituhuan. Niya siya balik-balik kagaling na gituhuan ang mong pangatutan. Sa ato pa, ang ilang gituhuan, gituhuan ni Kristo. Muna niya akong gingin, wakon niyo ko tawa sa tabi. Akong giprove niya ni, na dili sila gituhuan ni Kristo. Hindi na lang pagtuo na gituhuan ni Kristo. Muna yung ginawa ko, fallacy. Muna yung ginawa ko, fiction. Kung saan lang fiction? It only exists in the mind, not in reality. Kung sa ekwisyon, tinuon lang si kumuna-huna, pero dili sa realidad. Ang ato, dili ni ekwisyon. Nga naman, tinuon sa kumuna-huna, tinuon po sa dokumento. Ato, isuntan ka ron. Unsang na dokumento ang iyang gigamit, Article of Faith. Kinsa man ang article of faith sa amo ng Diyos. Mo na tinawag sa circuit evidence. Kamutan mo ka, kinsa'y nag-ingon na gwapo ka. Ako. Self-serving. Abang kita ninyo, ang mga dokumento, dili ang dokumento ako pinala, apil na ang mga dili katuliko ng pangatukod unsa katinuod ang atong gituhuan.
Examination by affirmative to negative. So magtatanong po si Pastor Rolling and Sir Darwin. Amen. Base sa kanyang destructive speech or negative stand. Salamat kayo, Del. So, una na itong mga tana. Kay ang ako pagkumatuon, karimang si Kristo nagpagkatao, niya nga maoy awang tinuohan, sakto ba mi nga nagtuo mo ini nga klasis pagtuo? Dili. Ang tuwa, sakto kaayo kay kami usap nagtuo niya na. Nagtuo mo niya, anay ni Christmas, kamuha. Pero ako man, ganaan na bonus, pero di mag-Christmas. Kamu nagtuo, kami nagbuha. Kami nagtuo, Pastor Uli, anong sanggipakita sa among liturhiya o ang buha ng Christmas. Sipan. Bawa na nagbuna ba mag-Christmas isang? Kaya ba si Igo, ramon nagtuo? Sa Santiago Dios, 7, patay ang imong pagtuo, gawain buha. Kay sakto man mi ating pagtuoha. Nga nang may sopa pa ka. Ang akong may sopa, kay imong ipatuo ng imong gituhuan, tinukod ni Kristo. O niya, gitukod na tinukod ni Kristo. Kung ano kayo mabasa niya? Nga ang gituhuan ninyo, gitukod ni Kristo. Niya ka saan gituhuan? United Pentecostal. Ang akong gipapatuloy. Niya saan na lang United Pentecostal? Niya gituhuan lang, imuta. Para masakto na ka. Ang akong gipapatuloy nga tinuohan sa United Pentecostal Church nga si Kristo nagpakatao, ipangtana ta ka, sakto ba mi o dili, ingon ka, sakto mi. Ang inong trabaho, unta ron ang pagsupa, pero kaya ko yung mali ka, mali, premise na, premise, one minute. Kaya ko yung mali ay ka, sakto mi, o nga, ano ni supa, man ka, wala na yung, wala na kay Kristo. Sa'yo,
Wa gilutan sa tima nga ang ilang gituhuan nga natawo si Kristo. Wala na niya, siya may out sa topic. Wa gilutan niya nga pamagulaan ni Pastor Rory nga ang tinuhuan nga natawo si Kristo. Ano sa pako nga na, humigutan pa na niya. Wa kumusupa ka na, humisupa ang ilang tinuhuan. Ang akong ingon tinuohan sa inanglan tao grammar bisaya gamay ba? Wa na kay pangutana kay uyon ka ang trabaho supa ka uta. Dapat. Dapat. Dili pa utana. Dapat ilan mo yung nagribatal? Ito ang pangutana. Ikaw may question na sa'yo. Wala kayong pangutana. Wala kayong pangutana kay Ari. Wala kayong pangutana kay Ari. Ang iyang trabaho mo, supat punta na mo kay sayong me. Niyo mo siya ka, sakto me. So, mag-proceed kita sa akong summary. Kaya affirmative man si Pastor Laugan, ang unang muhabag o summary 5 minutes, si Reverend Father Darwin, dahil ang last speaker sa akong summary, mao si Pastor Laugan. So, 5 minute summary, proceed. Sa mga kiksunan, nilaog na rin kung sila, nahimog ko sakto. Wala nga sa nila, nahimog silang sakto, sila kung galingong na. Wala nga, wala kayo mahimog, pero kung nagkaano, pag nagagamit kayo, kailangan kayo mga dokumento. So ako nang establish mga kiksunan, wala sila yung kasulti. Pero pinapag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 
aming speech. Wa siya tumungan sa iya cross examination. Kita, wala mo ang dayo. Pwede ka gana atong kabaruman. Ang iya kabaruman, sakto kami, higaup kami. Nga naman, niunyo na ka. Nalaiyon ang niya. Ang tinuuan sa nga na tao sa Iglesia ni Sabi, di kusumpa ka na. Kita man tanan, bisa. Ang mga dili katoliko, niunyo man niya na. Pagkatubaw sa mga argumento. Bona nga! Apa nato yung kaminto, pwede makaisunan? Likon kayo. Wala na yung obseksyon, kaya pagkinin sa manin, atong masama. Dini-dini, Pentecostal Isa, Pentecostal churches are prevalent in the developing world. They take their name from first Pentecost, when the Holy Spirit is said to have descended on the apostles as tongues of flame. The church's roots are in the work of the preacher Charles Parham. So, pisa na yun, ugat ni Charles Parham. Nagpaabot siya, kumunutan na siya. But then, kumunging si Kristo yung tubod, kinsa. Nagpaabot mo ngayon ng pagkutan na, ikuti na ka ng libro ng Ray. Ngayon, nagpatuod, nagpumatuod, yan si Charles Parham ang nagtungkol sa ilang Colombia Encyclopedia Edition, 3rd Edition, Maga po, Charles Parham Gabon na nagtutok, pili ang mga apostoles. Wala nga, hindi nyo mga kaisunan ng kinsa na itong pulino. Ang tinukulog daw o tinukulog ni Cristo. Kamoy mo isa'y kasama! Kamoy! Kaya kung ang Pentecostal Church na o ang tinukulog ni Cristo, andang pumuhukas sa akong kailangan. Bago na lang ako ang akong galpo. Yan naman, hindi akong simbahan pinukod ni Cristo. Kung ang akong mga pinanggap may
Mora ka! Ayaw, sir. Makisunan! At kansi ka kung piliyo na to ang pinuhuan na tinukulag ka. O ang pinigustan ka makisunan, tinukulag daw gikan sa Amerika. Why connection sa mga apostles? Sa pinang tinukulag, katawan sa Diyos na nilaginig ka lang. Dugangin ninyo ang first concert sa kapaturan. Ni ay, o sa hindi, converted pastor, Brad Paul Alima. 15 years, ministro sa saksin ni Jova. Di ako ay bago, bagong convert na to. O sa, kapag-born again. Pagbiha ang inyong pagkawal. Huwag ka mo ang design kinsa inyong piliyon. Si Charles Ford, parang ba? O si Krista. Tanong niyo yan. Huwag si Brad Pastor Rowling. Nawag lang dyan siya kung naan doon niya. Nagkasabot niya sa ito. May bisan pag naako niya, sama ang aming pagbati. Up. So we have 5 minutes summary for affirmative. Okay, last speaker, Pastor Rory Laugan. Pagpagan natong Ginoo. Praise God. Amen. So, mga higala sa nagungog, natong tanan na pamahayan, ang ato adire ng argumento na pamatugan. Og salamat kayo nga sa first round sa iyang pabarog, wag yun kabasa, wag ka pabatuhon, pilihin yun kayo. Og sa ikanawang round, imbis na siya musupat, ning uyon no, kay sakto, kay ta. 50 taong daw ka na to ina. Mahon na nga sunod ka na, nagigdibate mo. Tanawon yun yung tima na, ah! Karon adi mo man apil de tanista diha sa inyong daan. Maikson, salamat kayo. Ang akong anak na nadungog nag-convert sa Katoliko, gitawag pagpastura ko no, bisag di. Di ako pasuntihon. Mayong palisitan na. Objection, Mr. Moderator. Bawal na. Okay, there is no objection. There's no objection for Mary Bacon. On the governors. Mr. Madrito, there's no objection. So, he's free to express a daily part sa programa na dumulong sa pagkakasin sa pagkakasin. Naro ang atong rules sa misugod pa kita na ang point nilang mosulte din hindi. Mayong palis sa tanan, mga iso. Mangayo ko pasaylo sa tanang mga UPC kaya kung na pakawawa ng atong tinuuhan mga iso. Napabadlo ko sa akong amahan kay ipangita lang yun ako ang ilang giingon na kamaturan. Pero sa akong pagpangita mga iso, nahipunong ko, nagtuo, nagsimba kada adlaw sa simbahan pero ang mga kinabuhi walang sab mga iso. Ginatulungan nila ang tao sa mga baka. Hindi silang tuluan ng matahimong matarong. Ilan kami tuluan ng kapatag o libong. Mga nagtag siya. Ayaw mo nagtag siya. Okay. Silence. Wala ko mo object nga bisan sa ribata. Moderator's time. Kinahanglan magbatong kita o maayong pamakasan. Okay.
pagani sa akong pagsuko, ipakitaw na ninyo na doon ay ingo ni Ana na si Jay. Ito ang ginising kami o kapulitang doos sa mga tao. So dapat kung atas ka mo, ipakitaw ninyo ka na kanamo, na pagkul. Rakan Domino, ini banget sa last samarin. Aku patestimone mo, manako anak. Kung inyo ka nang isote kami, makasakot man ni sa inyo, ayaw lang ni sa ilang ha. E kinin inyo ang ihimo sa kini, kadako na pagpangilan. Excuse me, Mr. Orlando. At meron pa pong natindi ng oras. So, tatapusin po ba ni Pastor Ronnie yung kanyang speech o pansin ko na rito? So, hindi po sa crowd ang mag-design dahil po moderator po ang mag-open sa kapayapaan. So, sir, moderator, ano po ang magawin natin? Mr. Moderator, excuse me. Sa tiling mga Ronnie. Moderator's time. Moderator's time. So, ato i-grant kanhangyo ni Pastor. Nga naamoy remaining time sa iyan sa marit. So, ato lang patiwason po siya. Papatiwason na lang taat na mo mga Yesus. Kalmado lang tao. Kinay. Kailan? Dilimikwan, personal lang. So, 3 minutes. So, ato matagang si Pastor Galogan o lingkod sa mga Yesus. Pagkabalo na ito siya sa iyan remaining time. So, Pastor Galogan, proceed. Okay, salamat kayo. Sa rebuttal, dili na pwede mo object. O bawal po mo present kagbag-ong mga ebidensya. Bawal mo present o bag-ong ebidensya. Ganina ra sa rebuttal, nag-present ang ako amigo si Padre Darwin. Wa ko mo pugong. Ang iyang i-present, bisag wala i-butan dito, gidala niya sa constructive nga speech niya. Mauna nga, wala na ko siya pong niya. Ibig sabihin na pwede nung mag-present ng bagong mga witness. O, nga karon
ako ng rebuttal, mupresent ko og witness, buhi lang. Ang iyang witness, libro. O ako ang witness, buhi. Di ba na sa'yo, kay witness lang. Sir, wala na yung mag-request sa rebuttal. Ang kalahian ato, brother, sa iyang pag-present, napaki-OT ka. Kaya naman sa atong roles, object anytime. So, dili ito sa iyo, Denisa, naguwag ito ako kung object mo. Kaya ako, badlaw mo ng hindi na nag-present. Mr. Moderator, wala yung objection sa... Sir, wala na po objection sa rebuttal. Sa pagbigyan na lang po natin si Pastor Ronnie na magsalita para matapos na po tayo as respect na lang po sa kanya. Okay, so... Okay. So mga ba siya ang atong i-spires po tayo? So, ang ato lang na si Pia Pinhe, gawag rin mo ipahimbaw na na-enlightened person ng Pia Pinhe. Kaya pwede man sana si Sir Derwin, pwede man siya magpasulti sana kasi wala naman po dito sa rules natin na pinahon. Pero, bilang respect ko lang na narapos na, kaysa magkagulo pa tayo dito at gusto naman magkagulo tayo, hindi naman po maganda yung ganun. Taon, ano, taga-buhol po tayo. Kailangan na friendly po tayo, mga kapatid. Di ba? Friendly po, taga-buhol, mga kapatid. Amen. O, nakabigyan po tayo sa buong bansa. Sapagkat ito po ay may naka-live at may naka-video dyan na kapag nagpupunta ka ron, nakakahiya po tayo. So, dapat, moderator, respect namin yung rules at kailangan tapusin na lang natin yung rebuttal para makauwi na po tayo. Napakay 2 minutes! Okay, napakay 2 minutes na magsalita si Pastor Rolly. So, maminaw lang namin ang soon. So, magkatao, duha ka daw, dili zero. Pareha nila ilang iyo, may zero ka ta. Alright, maaw ka. Mga hinala, mag-awit ta sa 2 minutes. Victory is mine! Mga Pentecostal, ato ang